sa punong himpilan ng People's Television Network. Narito na ang isang oras ng komprehensibong pagsisiyasat at paglalahad ng katotohanan sa mga kontrobersya at usapin ng lipunan. Sa pangunguna ng broadcaster na si Cesar Soriano. Samahan siya sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon na papanahong balitaan at malalimang pakikipagpanayam. Dito lamang sa Issue One-on-One. Dito sa ating bayan, palaging may pinag-uusapan. Ano, saan, bakit, sadyang may nagtatanong. Ako po si Cesar Soriano at samahan niyo akong mag-usisa dito sa programang Issue One-on-One. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga balita? Saan bang panig kailangan mas maniwala? Tunay ngang Pinoy na Pinoy. Dahil sa bawat issue, tayo ay naging interesado. Higit 2 dekada na ang nakararaan mula nang sumabak sa professional ring ang isa sa maipagmamalaking atleta ng bansa. Manny! Pambansang Kamao, yan ang naging bansag sa kanya. Sa bawat suntok, buong bansay nakatutok. Sa bawat pagtumba, ang kabang di maipinta. At sa likod ng bawat tagumpay, ang mga taong sa kanya'y nagbibigay pugay at gumagabay. Palaging inaabangan sa tuwing sasabak sa boxing ring ng Pinoy Pride na si Manny Pacquiao ang mga Pilipinong bit-bit nito sa kanyang laban. Maliban sa kanyang pamilya, kaibigan at coach, isa sa madalas na present sa international fights ni Pacman ang matalik nitong kaibigan at adviser niyang si Luis Chavit Singson. Nagsimula ang mabuting samahan ni Pacman at ng seasoned politician noon pang 2000, panahon kung kailan tinanghal na Fighter of the Decade si Pacquiao. Saan mang panig ganapin ang laban ni Manny, hindi nawawala sa kanyang entourage patungo sa boxing ring ang sikat na business tycoon. Hanggang sa mga personal na hamon at pagbuo ng desisyon, naging kasangga siya ni Pacquiao. Sanggang dikit kung may tuturing ang samahan ng dalawa. At tutulman siya sa pagsabak sa politika ni Pacquiao, nang ibabaw pa rin ang kanyang pagsuporta sa kanyang kaibigan. Ngunit, sinong mag-aakala na ang matibay nilang samahan mababasag ng di oras? At ang magkaibigang puno ng papuri ang ibinabato sa isa't isa, ngayon tila nagbago na ang ihip ng hangin at batuhan ng patutsada ang kinahantungan. Diretsahan po tayo. Kayo po'y matalik na kaibigan ni Senator Manny Pacquiao. How would you describe your friendship? Palagi ko siyang sinusuportahan sa mga laban niya. Maski nung araw pa na wala pang kasama sa US, tumatawag na dalawin ko ron dahil walang kasama. So, pumunta naman ako just to show my support. At mula noon, hindi pa siya champo, nakikita ko na pinapanood ko na siya. At todo support ako sa kanya. At naging kumpare ko sa lahat ng anak niya. You're always seen at the back of Manny Pacquiao every time na nagbo-boxing siya, habang nananalo at nagsisigaw ang taong bayan, nandun ka sa likod niya. Was that an arrangement? Or meron ka bang posisyon na ibinigay niya? Or ikaw ba yung manager niya? Sa maraming naglalaro sa isipan ng mga tao. More of a personal friend. So sinasamahan ko, hindi ako sumasama sa ring, nandun na ako. Pero minsan, pampaswerte, sabi niya. So, sumama ko sa pag-aksyat sa ring. So, mula noon, sinasama ko pag-aksyat sa ring. Do you give advices to him kapag may laban siya? O wag na muna yan. Ito muna yung pahinga ka muna. Wag mo nang... Yung mga bagay na kailan mag-desisyon siya. Ang advice ko lang sa kanya nung bata pa, the age of 26 or 25, kako, ang boxing, hindi palaging hindi permanente yan, dahil at the age of 40, pag 40 ka na, you will be very old as a boxer. Hindi ka na pwede lumaban. Okay. So mag-ipon ka, huwag ka magaya sa mga ibang champion na at the end, nababankrupt sila, nasa talo sila. So habang nasa taas ka,
pagdating mo sa 40, kailangan huminto ka na ako. Kagaya ngayon, sabi ko, wag nang lumaban. If I may cut you from there, gusto ko itanong sa'yo, ano ba ang nagustuhan mo talaga kay Senator Manny Pacquiao? Bakit palagi ka sumasama sa kanya? Well, just to show my support. Kaibigan, we have to support ano him. Ano nakikita mo sa kanya? Magaling ba siya? Paano mo nakikita yung sarili mo na ikaw dapat maging close niya? Magaling talaga, magaling siya as a boxer. Okay. Magaling. Saka mamuting tao rin siya. Why are you saying that? Well, nagsama kami na matagal. Ako ang dinong sa mga anak niya. Palagi, pag may bago siyang anak, ako ang kinukuhan dinong. Pag birthday niya, iniimbita ako sa Jensen. Nagbibigay kami ng mga preview sa mga tao. So, sinusuporta ko talaga. Sa maraming isipan ng mga tao, correct me if I'm wrong, nakikita nila si Mayor Chavit Singson ay naging kasakasama ni Senator Pacquiao sa mga boxing dahil kasama ka daw sa nagpupusta para sa kanya. Posible ba yun? Nangyari ba yun? No, hindi siya pupusta. Yun ang mga haka-haka, mga tao. Kayo po? Pumupusta rin. Uh-huh. Pumupusta rin. Sabi mo pumupusta ka sa pag lumalabas. Kumikita ka doon? Of course, pag nanalo. Kumisan, maski matalo, nanalo rin ako dahil knockout ang pusta ko eh. Like, nung na-knockout siya, panalo ako dahil knockout lang ang pusta. Kung bet ka knockout, maski sino man knockout, panalo ka. Ganun ang pustahan doon. But the reason why kayo ay pumupunta sa mga boxing is really to give moral support. Moral support. Mm-hmm. Kailangan yun eh. Dahil nga, we cannot also deny na nakatulong sa ating bansa na naging popular ang Pilipinas dahil sa kanya. Kasi bihira rin yung naabot niya eh. Okay. 8 different division, wala pa nakagawa sa buong mundo. Siya lang. Ang pinakamalaki nung araw, 4 lang. Si De La Hoya, tinalo niya. So, siya lang naka-achieve yung karangalan na yan na 8 different division. Pambira yung ganun. It will not happen the next 500 years siguro yun. Swerte rin siya. Mayor, tell us one incident doon sa labanan ni Pacquiao na masyado kang kinabahan at medyo nagdasal ka talaga na sana panalunin kasi ito yung make or break niya. Nung kinalaban niya si De La Hoya, dahil dehadong-dehado, pati pustahan, dehado. Oh? Dahil world champion yan, tsaka 4 different divisions. So, kung magsalita si De La Hoya noon, very confident. At saka mga ibang nasa boxing na nanonood, bubugbugin ni De La Hoya si Pacquiao, sabi nila. Okay. So, ako naman, kinakabahan ako dahil mas batangkad eh. Pero umusta ka pa din? Oo, umusta pa rin. And to show my support, pakita ko doon, sinasamahan. So, yun ang pinakamagaling na panalo niya, yung tinalo niya si De La Hoya. Na very confident si De La Hoya dahil nagpre-press ko si Manny, nandun ako, nagpre-press ko si De La Hoya, nandun kami. At very confident, tinanong kay De La Hoya noon, why did you accept the fight? You have everything to lose, nothing to gain, you're world champion. Okay. 4 different divisions. Okay. How can I lose? Sabi niya. Okay. So, very confident. So, medyo kinabahan ako roon, pero very confident naman nanalo si Manny dahil at that time, kalakasan niya. So, nung may fight si Manny na bumulangta siya against Mexican boxer Marquez no? Talagang napuruhan siya doon. Were you there? What was the feeling na nakita mo yung kaibigan mo na bumulangta? Nung tinayo na siya, linapitan ko na hinakap ko. Anong sinabi ano mo? Ano na yan, kako? Groggy pa siya noon? Oo, ano yan, kako? Kagustuhan na ng Diyos, we have to accept it, kako. Panalo na eh. Groggy na si Marquez. In fact, dinura na yung mouthpiece, surrender. Ibig sabihin nun, pag dinura mo ang mouthpiece mo, the referee should stop. Yung pulutin yun, kung ayaw nyo shot, talo na. Eh sabi yung referee, it happened so fast, sabi niya. Talaga pa, stop na. Nabali ilong, hindi na makahinga si Marquez. And then? Paglapit ni Manny, biglang napuruhan, hindi niya kalahin. So, natumba siya. Okay. So, malungkot pagkatalo. But overall, Mayor Chavit, what does Manny Pacquiao symbolize as itong mga nangyayari sa Pilipinas na we're really wanting na makilala sa buong mundo, yung pagiging resilient natin,
Paano mo sinisimbolize si Manny Pacquiao? Nung unang-una siyang pumasok sa politics, kakuwag muna, concentrate muna yan dahil yan ang binigay sa iyo ng Diyos. So, tsaka na lang siguro pag nag-retire ka, tsaka ka mapunta sa politics. Pero nandun na, nasubo. So, okay, we have to support him. And you always engage with the problems of Pacquiao. Like, nung minsan, naghiwalay si Manny or nagkatampuhan ba si Jinky at si Manny? Tell us the details. Paano ba sila nagkatampuhan at paano ka naging instrumento sa kanilang marriage? Well, minsan may nasa US na, ayaw na sumama si Jinky dahil nagtatampo na. Bakit nagtatampo? May mga problema rin, so hindi ko nababanggitin. At sabi ni Manny, parang kumbinsin mo si Jinky na pumunta rito, ayaw na pumunta rito para suportahan. Kung makumbinsin mo siya, magbabago na ako, sabi niya. So in short, nakumbinsin ko si Jinky na susuporta dahil magbabago na si Manny. So eventually pumayag, pero iba na ngayon, sabi ni Jinky. Siyempre, sa malo. So sumuporta at ang bago talaga. Doon na natutong magdasal, gusto niya ng Bible study. Eh ako, once a week lang ako, hindi, araw-araw. Sobra naman yun. Okay. Di muna ako, sobra na yung araw-araw, gusto niya araw-araw. Hindi ako, boxer ka, hindi ka naman pastor. Okay. So in short, talagang nagbago. Bumait, nakilala ng ating Panginoon, so talagang binitawan na rin lahat ang bisyo, talaga nagbago. Mayor Chavit, anong naging impluensya ni Senator Manny sa iyo, sa buhay mo? Kami dalawa nagsusuportahan, tinuturuan ko negosyo, pero marami rin nag-advise na hindi niya maintindihan. So marami kayo negosyo together? No, wala. Dahil tinuturuan ko lang kung paano mag-negosyo. Okay. You should not spend more than what you are earning, kako. Kasi nakita ko na nung nagpapanalo na, gastos ang gastos. Ako, dapat isipin mo pamilya mo, i-invest mo muna bago mabigay sa tao. Pero napakaraming pera kasi ni Manny. Kaya nga, dapat i-invest niya para mas maraming ipimimigay sa tao. Hindi, yung premium mismo pinamimigay na niya, hindi na ubus. So hindi tama yan, ako, advice ko rin. Pero maraming kasi nag-advise na pinapakinggan niya lahat. Mga iba, naluloko lang, niluloko siya. Niluloko si Senator Manny? Paanong panluloko, Mayor? Marami yan. Paano? Example lang. One example, yung mga nakapaligid sa kanya, kung minsan may nagdo-donate sa kanya, parang makilala lang. So, pinamibigay sa mga tao hindi umabot sa kanya. So, pag sinasabi ko naman, may binigay ito sa'yo para sa'yo, hindi naman binigay. Ganun siya eh, mabait din. So si Senator Pacquiao ay mabait na tao mabait. At malapit na malapit mong kaibigan. Malapit na kaibigan dahil ako nga ako ninong lahat yung anak niya. At pag birthday ko pupunta, pag birthday niya pupunta ako, papapremyo pa kami dalawa. Pare, magbigay tayo ngayon, 1 milyon. Sige, lalabas 1 milyon. Sige, pamigay mo. Ganun. You support each other? I'll support him all the way. Sa isang iglap, Mayor Chavit, itong napaka matagal na panahon yung pagsasama, matalik na pagkakaibigan, bakit humantong tayo sa palitan ng manganang salita at nabigla ang sambayan ng Pilipino? Ito na ba ang simula ng laban ng Chavit at Pacquiao? Bakit? Ano ang dahilan? Sasagutin po yan ni Mayor Chavit pagkatapos po ng ilang paalala. Napapanahon. Base sa pinakaunang tala, ang tanang COVID, iba't ibang mga hakbang, umano ang kanilang isinasagawa. Batas at tapat na paglalahad. Ang kanilang misyon. Pagbabalitang may malasakit sa mga mamamayang Pilipino. Ang mga economic enterprise projects. Pagpapatupad ng mga water system projects bago pa man bumagsak ang tubig dito sa Australia Water Falls. Sa gitna ng may init na isyu ng bansa, katotohanan at responsableng pamamahayag. Yan ang hatid ng isa sa mga nangungunang broadcast journalist ng bansa na si Cesar Soriano. Sa kanyang paglalakbay sa bawat sulok ng bansa at sa pagtuklas sa mahalagang pangyayari sa ating lipunan.
dito sa Magandang Gabi, Pilipinas. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi, dito lamang sa PTV. Saan mang panig ng bansa, pag-unlad ang hangad. Kaunlarang hudyat ng mas malawak na oportunidad at mas masaganang hinaharap. Kasama ang mapagkakatiwalaang broadcaster na si Cesar Soriano. Tunghayan ang isang oras na pagtuklas sa mga reform at pagbabago sa bawat sulok ng bansa na nagbigay ginhawa at pag-asa sa mga mamamayang Pilipino. Unlad, Pilipinas!